Well, welcome dito sa YouTube at sa Facebook. Live na live tayo ngayon. Ako po si Serex at yun naman sa edisyon ng Appear. Yep. Dahil live tayo ngayon, mamaya babasahin natin yung mga reaksyon sa ating mga dito sa ating live program. Meron tayong mga balita. Ah, balita, no? Mabalita. Meron tayong Dear Serex. Yeah, no? Kaya abangan nyo po yan dito sa ating YouTube channel. Live na live tayo. At yun nga mga tol, umpisa na natin dahil nga eto na naman, kahapon lang, di ba? Lunes, nayari na nagka-aberya sa MRT ngayon. Na naman, MRT naman ngayon. Bakit ganon? Ayun. Kaya nga, nasira daw. Power failure na naman. Kaya nagbabaan yung mga tao. Sa LRT naman, nasira yata yung may pressure gauge yata yung nalaglag. Ano man. Nako! Sino bang kailangan gumawa ng action sa mga ganyang bagay? Paala na kayo dyan! Buti lang, hindi na ako nag-MRT ngayon. Wala na akong trabaho. Hindi, meron. Minsan nag-MRT ako, di nyo lang napapansin. Ang hirap sa MRT, no? Pag bababayin ka sa Ortigas yata, pinababa yung mga pasahero, nag-unload sila. Siyempre, lalakarin mo yung papunta ng station kasi na-stuck ka. Ang hirap kaya, no? Layo-layo. No, maglalakad ka sa may realest ng train. Buti sana kung kasama mo yung ano eh, kasabay mo yung crush mo eh. Yan, okay lang, kahit maglaad ka, kahit mula Taft hanggang ano, di ba? Hanggang monumento. Ayos lang yun. So yan, LRT, MRT, ipagdasal na lang po natin. Lord, ayusin niyo po ang aming sistema sa mga relays sa train. Para di na po mahirapan ang mga commuter. Para matapos ang kapagdurusa nila. Araw-araw na lang. Ganun din po ako para makasakay na ulit ako dyan pag maginhawa na. Sa ngayon talaga, wala. Wala tayong magagawa. Let's deal with it. Eto mga kaibigan, eto mga tol, kaninang madaling araw, eto na-report to eh. Isang taxi driver, ayan, hinold up at tinakawan, o isa lang yun, hinold up at tinakawan, hinold up niya yung Chinese na, ano, tourist na sakay niya, na pasahero. Grabe, no? Matindi. Nakita nga sa video eh, umaandar yung taxi. At nakabukas yung pinto kasi humihingi yata ng tulong yung Chinese. O gusto yatang tumalon na lang, umis ka po. O, grabe naman. Alam nyo, bakit kaya may mga ganun pa rin driver? Ang nangyari doon, so, yung hinold up, pagdating doon sa may Makati, Makati ba o sa Pasay, basta may nambangga pa ng mga ibang sasakyan. Pagkatapos noon, tumakas na lang, iniwan na lang yung taxi niya doon sa kung saan man. Ay, kawawa naman yung turista. Mahigit 20,000 yung nakuha sa kanya. Ay, grabe, matindi. So, matindi ngayon na pinapangangalagaan nga ng mga ano, 'di ba, ng mga ibang taxi driver, mababait na taxi driver, yung ano nila, yung ginagawa natin maayos, 'di ba? Yung pangalan ng mga taxi driver. Ngayon, 'di ba, marurumihan lang dahil sa mga ugok na, 'di ba, mga ganyan. Bakit kaya? Ganun ba kahirap ang buhay? Kaya nga nag-taxi driver para 'di ba kumita ng marangal, pero tiyong, bakit naman ganun? Kaya sa mga kababayan natin, mga turista, at kung sino man na bumibiyahe, mag-ingat-ingat lang po dahil ganun. Mas maganda magdala kayo ng sarili yung ano, ano ba maganda? Isang 45. Yan, tapos pag hinold up ka, hold up din. Hinold up din eh, no? Wala eh. Ganun ang laban na yun. Kailangan dapat mag-ingat lahat. Magdala kayo ng pang self-defense nyo. Mas maganda siguro. Hindi ko ba nasabukan yung pepper spray? May nakikita ko mga pepper spray. Umuobra ba yun? Para kapag hinold up ka, bigla mong spray sa mukha. Pepper! Sabi na yung dapat. Pepper spray! Kasta, kasta.
na, di ba? Sana nga gumana. Magbaon kayo ng mga ganong ano, kung ano-ano shit. Pero ito, good news naman tayo mga tol. Itong gusto ko. Kasi, di ba, kilala niyo ba si Direk Eric Mati? Isang malupit na director yan. Pet malulodi. Ayan. Siya yung nag-direct ng... Kasi, alam niyo ba, yung movie niya na bago, yung Bybust, nakasama si Ann Curtis doon. Yun. Pwede na. Mukhang ipapalabas sa ibang bansa. Ipapalabas sa US. Halain mo yun. And the picture! Woo! Kaya nga yun. Ipapalabas mismo yun, pare. Kaya palakpakan natin. Sa mga di po nakakaalam, si Direk Eric Mati, noon pa lang, magaganda na yung mga movies na ginagawa niya. Yung mga settings, yung mga camera angle, kakaiba, pang international talaga. Katulad ng mga palabas na ano ba mga ginawa niya, Gagamboy, Pedro Penduko, di ba yung mga comedy, meron din yung Tik-Tik, yung horror, Tik-Tik siya yung gumawa nun, at saka Seclusion, saka On the Job, di ba? Mga matitindi, mga dekalidad na mga pelikula talaga, kaya palakpakan natin dahil yung Bybust na pelikula niya, yun na coming soon, ito yun eh, oh. Ayan, o di ba? Palakpakan natin si Direk Eric Mati. Yan. Sana marami pa siyang mga movies na magawa. At sa mga ibang ano din, ibang mga Pinoy na gumagawa din ng movie. Yan. Tularan natin si Direk Eric. Tularan natin. At ipaglaban natin ang industriya ng matitinong pelikula. Yeah. Direk, pag kailangan mo ng mga mukhang sangga, no? Ayan. Dito lang ako, ha. Mga pang... yung mga mukhang tambay lang na addict. Yung mga binabaril sa mga pelikula mo. Mga sinasampal-sampal. Pwede ako dyan, makapal to eh. Oo, kayang tumatanggap nga ng ano to eh, ng alam mo yun, ng baseball bat. Kaya. Congratulations, Direk! Yes! At dumaho naman tayo sa ating Dear Sir Rex. Yun na. Ito yung inaabangan ng lahat. Dahil ito, mayroon tayong sulat. Sa mga di nakalam, ito yung sulat or message or email na pinapadala sa ating Facebook account, facebook.com/serex. At ito, mga storya, problema sa pamilya, sa trabaho, sa pag-ibig, sa saan-saan. Kaya sineshare ng mga listeners or mga viewers natin dito, mga followers natin. At ito, babasahin natin ngayon ang storya ni Rohel. Sabi niya, Dear Sir Rex, ako po si Rohel, 21 years old ng Kalamba. Gusto ko lang po i-share ang aking karanasan tungkol sa aking kababatang pinsan. Bata pa lang kami ng pinsan kong si Rhea. Kami na ang magkalaro. Mas gusto pa naming kami lang ang magkalarong dalawa kaysa sa mga kaibigan namin. Sa lahat ng kamag-anak namin, kami ang pinaka-close sa isa't isa. Kaya gano'n na lang ang sakit na naramdaman ko na mag-decide ang pamilya nila na tumira sa US. Nung araw na umalis sila, ang pinakamasakit na aking naramdaman dahil nawalan ako ng isang matalik na kaibigan at pinsan. Hindi ko inaasahang magkikita pa kaming muli, ngunit nang makalipas ang 15 taon, nabalitaan kong babalik dito si Rhea sa Pilipinas upang tumira na dito. Uy! Ako mismo ang sumundo sa kanila sa airport. Kinakabahan ako. At nang makita ko na siya, magkahalong saya at paghanga ang aking naramdaman.
isa na siyang ganap na dalaga. Makinis, maputi, mahaba ang buhok, na mala Liza Soberano ang dating. Ganda, ha? Masaya niya akong nilapitan at niyakap. Uy. Di ko alam kung kasalanan po ito, pero may naramdaman akong kakaibang init ng magdampi ang aming katawan. Rohela. Pagkahatid ko sa kanilang bahay ay niyaya niya akong bumalik para samahan siya sa batis na dati naming pinaglalaruan. Magpapahinga lang daw siya saglit. Kaya maya-maya nga ay sinundo ko na siya. At pagdating namin sa may batis, laking gulat ko na lang, biglang nagtanggal siya ng damit at shorts. At biglang nagyayang maligo. Nauna siyang lumusong at tumambad sa akin ang hubog ng kanyang basang katawan. Nakaramdam na naman ako ng kakaibang init. Ngunit, napalitan iyon ng pagkasindak nang siya'y magsisigaw. Magsisigaw. Dahil kinakain na siya ng mga pirana. Sinubukan kong humingi ng tulong. Ngunit pagbalik ko, buto na lang ang natira sa kanya. Wala na ang pinsan ko. Kasalanan ko buba dahil nakalimutan kong sabihin sa kanya na may mga pirana sa batis na yon? Nalilito, Rohel. Nakikiramay kami sa'yo, Rohel. Ano nangyari sa pinsan mo? Walang yaka. Sinayang mo yung pagkakataon. Yun na yun eh. Ha? Pero alam mo, pinsan mo yun eh. Walang yaka. Ba't pati pinsan mo, pinagkakaintiresan mo, hayop ka. Ayan. Sige, tigil-tigilan mo na yung pag-aano sa pinsan mo, ha? Talo na wala na, na-deads na dahil sa mga pirana na yan. Ay, nako, Royal. Nasakit ulo ko sa'yo. Kaya kayo, kung meron kang may papayo dito kay Royal, ilagay mo lang sa comment box. Babasahin ko ngayon yan. At kung may mga sulat kayo, pwede nyo ipadala dito sa Facebook. facebook.com/serex. Ayan, i-PM nyo lang ako. At, ayan, sabi nga ng... sabi ni Rexon Alibutdan, parang bumpanes yung story. Ayan. Hello din sa mga nandyan po, sa mga nanonood at nagme-message ngayon, sa mga kaibigan natin. Sino pa nandyan? Sila, sino to? Si Kuya Johnny. Hoy, Kuya Johnny! What's up, Kuya Johnny Martinez? Alam mo, malupit yung si Kuya Johnny kasi siya yung naghahatid sa amin dati sa ano eh. Siya yung aming malupet na driver. Kaya pag may mga event sa dati sa radio station, yan, siya ang kasama namin lagi. Yeah! Sabi ni James Reyes, kay Rohel, may papaya niya, maging masaya na siya. Ayun, huwag ka nang malungkot dahil, ayun, ginawa ng, ano, kinain na ng mga pirana yung pinsan mo. At hindi ka na utog-utog dyan. Si Dong Hilario na ikinig. Dongski, what's up, yo? Musta dyan? So, mga kaibigan, shoutout tayo sa mga nandyan. Sila Raylance Matabuena, sila Harlem Ignacio, si Kyohei Hinata, oy, salamat sa paikinig. Si Mitch Balinas, at kila... Ayan, ang dami pala na nanonood sa atin. Kala ko wala. Ayan. Sila James Reyes, yan. Move on na nga daw. Si Rendel Benabajo.
si Robertong Bulabog. Akala niya daw good day store. Good na nga yun. Ayan. Si Ed Jan Ray Garvasio, may iba pa na mga babae dyan. Oh. Gerald Humamoy, si Jose Calinaya, sabi niya may papa, ang masasabi niya doon sa story natin, walang forever. Ayan, si Rendel Benabaho, kanino? Marami naman sumusuporta sa iyo. Kanino? Sa akin? Okay, Rohel. Ayan. Hello. Maraming salamat kay sila Vench. Vench Asioche. Hello, retroversion ng Paete Laguna. Hello po sa inyo lahat. So maraming salamat sa panonood dito sa ating live channel. Sa mga di pa po nagsasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa youtube.com/serexcantatero. At huwag niyo pong kalimutang i-share ito at i-like para mas marami pang makapanood. At para makaulit tayo, malay mo, di ba? Araw-araw natin gawin to, di ba? Yeah! Woo! Sa mga kaibigan, ito po ang Appear with Serex. Kita-kits tayo sa susunod na live stream. Yun na! Pahabol, sino po man nandito? Ayan, okay na, okay na. So, mga kaibigan, maraming salamat. Directions, Appear!